araw po sa inyo. Ako po si Philin. Ngayon po ay tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng super moist banana cake. Ang mga kailangan lang po natin sa paggawa ng super moist banana cake ay hinog na saging, harina, asukal na puti, itlog, mantika at saka baking soda. Ang kailangan po natin na saging ay hindi saging sa kardaba o saging na latundan, kundi Cavendish na saging na kagaya ng nasa larawan. Sa paggawa ng super moist banana cake, kailangan natin ng blender. Kasi kailangan natin na ma-blend lahat ng ingredients, lalong-lalo na sa saging. Iba kasi ang resulta pag hindi ma-blend. Pero kung wala naman kayo, okay lang din. Ngayon, ang una nating gawin ay ilagay ang ating mantika at siguraduhin natin na nakalock ang ating blender. Sunod naman ay ilagay na din ang itlog at asukal. At umpisahan na natin itong i-blend hanggat mahalo na ang mga sangkap na nilagay natin. Tapos, unti-unti nating ilalagay ang mga saging. Kasi hindi siya pwedeng ilagay mo lahat. Hindi ma-blend yung mga ibang saging. Magbubuo pa siya. So, para safe, unti-unti nating ilagay ang mga saging hanggat lahat ay na-blend na din. Pag na-blend natin lahat ng sangkap, lalong-lalo na yung saging, ito ang magbibigay ng moisture sa ating banana cake. Kaya magiging moist na moist yung cake natin kasi yung saging nagdadagdag ng liquid sa ating banana cake. Kaya yun ang importansya na kailangan natin siyang ma-blend lahat ng mga sangkap. Ang nakaganda sa ating banana cake, days after, lalo siyang mag-moist. Magiging moist na moist siya at lalong magiging masarap. Kaya, kailangan natin na ma-blend lahat ng ingredients para ma-spread lahat yung saging sa ating mga sangkap. Ngayon, ihahalo na natin siya sa iba nating sangkap. Ilagay na natin ang harina sa isang bowl at lagyan ng baking soda. At ihalo natin ito ng maigi bago natin lagyan ng biniblend nating saging. Paunti-unti lang ang paglagay ng banana mixture para hindi magbuo-buo ang ating harina. Kung mayroon naman kayong mixer, mas maigi na sa mixer na lang natin ito mahalo. Gusto ko lang makita ninyo kung paano maghalo sa manual para sa walang hand mixer or walang stand mixer. Kung mayroon naman din kayong hand mixer, pwede naman din natin itong gamitin. Ngayon, nagagamit din naman ako ng hand mixer nito pagkatapos na mailagay ko lahat ang banana mixture. Kailangan mamix natin ito ng maigi hanggat ang texture ng ating butter ay parang matubig na siya. Yun ang kailangan na magiging resulta ng ating banana cake butter. So kung mag-manual kayo or wala kayong hand mixer or stand mixer, kailangan magiging ganito ang resulta ng inyong banana cake butter para magmo-moist siya pag naluto na natin or pag na-bake na natin. Ayan. Ihanda na natin ang ating baking pan. Lagyan natin ito ng underliner para mabilis lang natin tanggalin ang ating banana cake pag na-bake na ito. Lagyan natin ito ng mantika or grease para hindi magdikit yung banana cake pag naluto na siya. Tapos, ilagay na natin ang ating cake butter sa ating baking pan. Ang ginamit kong cake pan ay 7x3 ang size.
Tapos, tinitimbang ko, nilalagyan ko ng 450 gram na cake butter. Bali, dalawang banana cake ang nagawa natin sa recipe na ito. At i-bake natin sa oven sa 180 degrees Celsius sa mga 25 to 30 minutes or hanggang maging brown na yung kulay ng ating banana cake. O ayan, luto na ang ating banana cake. At makikita nyo na moist na siya kahit kakukuha lang natin siya sa oven. Diba looks yummy? Lalo na pag kakainin natin, mas masarap siya. So ayan po ang ating super moist banana cake.